Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing pito sa buwan ng Nobyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita, 62nd founding anniversary ng Oriental Mindoro, matagumpay na ipinagdiwang. Lalaki timbog sa bypass operation. At Calapan City muling pinarangalan, Seal of Good Housekeeping iginawad. At sa detalye ng ating mga balita, muling pinarangalan ang siyudad ng Calapan umaga na ika-12 ng Nobyembre sa City Hall sa Barangay Ginubatan sa lungsod. Ginawaran ng Seal of Good Housekeeping ang City Government sa pamumuno ni City Mayor Doy Liachon mula sa Department of Interior and Local Government sa pangunguna ni DILG Provincial Director Engineer Samuel Borja Jr. at DILG City Director Arnulfo Bautista. Ibinase ang naturang parangal dahil na rin umano sa pagiging functional, transparency at accountability ng syudad, kung saan ito ay sa inisyatibo ng national government upang bigyang halaga ang mga natatanging galing at sipag ng LGUs. Lubos sa mga naging pasalamat ni City Mayor Liachon matapos matanggap ang parangal sa ginawa nitong talumpati sa kanyang pamunuan na nagbigay umano ng bagong karangalan sa lungsod ng Calapan. Sa ibang balita, idinaos naman ni 15 ng buwang kasalukuyan ang PhilHealth Expo sa isang mall sa lungsod kung saan iba't ibang mga aktibidad ang tampok na pinangasiwaan ng PhilHealth Oriental Mindoro Field Office at dinaluhan ng mga personalidad. Maliban sa booth displays, may PhilHealth Express operations din gaya ng pagpapamiyembro at updating ng membership, pagbabayad ng premium contribution at may nakalaan rin para sa mga may katanungan hinggil sa PhilHealth. Ayon kay Regional Vice President Paulo Johan Perez, layunin ng aktibidad na ma-inform ang mga members kung ano ang mga benepisyo na ipinagkakaloob ng kanilang tanggapan, kabilang na ang 23 case rates. Sa huli pa niya yan ang opisyal para sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth na magpa-member na at sa mga hindi pa nakabayad para sa taong 2013 na samantalahin na ang natitirang panahon bago ipatupad ang increase sa contribution sa susunod na taon para sa mga OFW, voluntary paying at sponsored members. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Ating police report,
inararo ng Mitsubishi van space gear na may plakang RDB 414, at minamaneho ng isang SPO3 morong ang isang multicab at tricycle na nakaparada sa kahabaan ng Embroha Street sa Barangay Ilaya, Ciudad ng Calapan. Umaga na ikasampu ng Nobyembre taong kasalukuyan. Base sa inisyal na investigasyon, patungo umanong pier ang van ng aksidente nitong mabangga ang naturang mga sasakyan, kung saan sinubukan naman ng Newsline team na hinga ng pahayag si Morong, ngunit tumanggi ito. Bumaliktad sa lakas ng pagkakabangga ang tricycle na may plakang WS4698 na pagmamayari ni Thor Salume na nakaparada sa naturang lugar, habang halos basag at yupi naman ang hulihang bahagi ng multicab na pagmamayari ni George Salume at may plakang VVB121 na kapwa residente ng lugar. Ganon taman, pawang nagkaayos naman ang bawat panig at maswerte namang walang napaulat na nasaktan sa nangyaring karambola. Samantala, kalaboso ang isang lalaki na nakilala sa pangalang Edward Margate, 30 anyos, residente ng Barangay Ibabawe sa lungsod, matapos itong mahulog sa isang bypass operation na ikinasa ng Calapan City PNP sa pakikipagtulungan sa PIDEA bandang alas 3:10 ng hapon ni 17 o 13 ng Nobyembre. Sa ulat ng pulisya, nabili sa suspect gamit ang mark money na nagkakahalaga ng 500 piso ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na pinaghinalaang naglalaman ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Maliban sa mark money, nakuhan din mula dito ang 13 pang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinala ring shabu, isang walang laman na heat-sealed plastic sachet, iba't ibang drug paraphernalia, isang black gray na bag pack, dalawang bundle na walang laman at hindi selyadong plastic sachet, pera na nagkakahalaga ng 3,020 pesos, at plastic na may dalawang buong tableta at mga piraso ng dinurog na tableta. Dinala naman sa ang suspect sa PNP Crime Lab upang sumailalim sa drug test, physical examination sa pagkakaroon ng ultraviolet powder, at pinasuri rin ito sa OMPH. Samantala, habang isinasagawa ang follow-up entrapment operation, isang PO1 Norman Adarlo naman na nakadestino sa PHAU sa Police Provincial Office ang inaresto. Iyato ang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, kaalinsabay ng selebrasyon ng 62 taong anibersaryo ng probinsya, ilang mga aktibidad ang bumida sa nasabing pagdiriwang, gaya ng Provincial Livelihood Fair, blessing and opening ng toll packaging center, at livelihood training na engrandeng binuksan para sa lahat ng mga Mindoreño. Tampok iba't ibang produkto ng bawat bayan, gaya ng fresh cow's milk, mga prutas at gulay, processed products, mga pagkain at marami pang iba.
Maliban sa mga mensahe ng panauhin, naging tampok din sa programa ang pagkaloob ng financial assistance ng DOST sa siyam na entrepreneurs na benepisyaryo ng kanilang programang set up na may kabuuang halagang 5,869,900 pesos. Sa kauna-unahan namang pagkakataon, inilunsad rin sa pagdiriwang ang Walk Your Dog Parade kung saan makikita ang mga breed ng aso na pinangasiwaan naman ng Provincial Veterinary Office na layuning na, ng nasabing aktibidad na maipakita sa mga may mga alagang aso ang kahalagahan at kaakibat na responsibilidad ng pagiging isang pet owner. Samantala, sa ilalim naman ng titulong Sali Ikaw, Cheer Abay Dance, mainit na nagtagisa ng mga kawanin ng pamahalaang lalawigan sa cheer dance competition na isa sa mga highlight ng selebrasyon. Kung saan sa huli, tinanghal na 5th runner-up ang grupo ng SP, 4th runner-up ang PHO, 3rd runner-up ang GSO team na tumanggap ng 10,000 piso, habang 2nd runner-up ang PEO team. Ang dating kampiyon naman ng cheer dance competition na GOWA ay nakakuha ng 4th runner-up ngayong taon at pinagkalooban na ng 20,000 piso, habang nakakuha naman ng finance team ang kampiyonato na tumanggap ng 25,000 pisong premyo. Magarbo at makulay naman na muling nasaksihan ang taunang Miss Oriental Mindoro 2012 gabi ng 13 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa JJLJ MHS Gymnasium, Siyudad ng Calapan. Bago pa man ang magpapakilala sa 15 kandidata, nagbigay ng mensahe ang presidente ng MOMC na si Hias Govinda Dolor sa patuloy na pagsuporta sa kanila para sa katagumpayan ng aktibidad. Sa pageant proper, nagpasik laban ang mga kalahok sa pagrampa sa entablado sa iba't ibang kategorya gaya ng production number, longan competition, Mindoranian attire at swimsuit competition. Mula naman sa 15 kalahok, nasungkit ni Krista K. Nable ng Calapan City ang second runner-up. First runner-up si Nicandra De Castro ng Bansud. Wagi naman sa Miss Mahalta Beauty 2012 si Crystalline Nalas ng Pinamalayan. Habang Miss Tourism 2012 si Erica Colin Manibo ng Victoria. At tinanghal na Miss Oriental Mindoro 2012 ang nagmula sa munisipalidad ng Socorro na si Miss Maria Olarte. Tampok ito ang mga balita sa aming pong pagbabalita. Future of Energy Saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa matagumpay na pagdiriwang pa rin ng 62nd founding anniversary ng Silangan Mindoro, isa sa mga nagpatingkad na nasabing selebrasyon ang taunang inaabangang masaya at makulay na pandanggitab Oriental Mindoro Festival na isinagawa sa kalungsuran sa pangasiwa ng Provincial Tourism Office. Gabi na ikalabing sa apat ng buwan ng idinaos sa kahabaan ng J. Rizal Street, lungsod ng Calapan, ang Pandanggitab Festival na tinatawag rin na Festival of Lights. Kung saan matapos ng street dancing, nagtapos naman ang patimbala sa JJLJ MHS ground kung saan isinagawa ang in-place dancing. Sa anim na grupong naglaban-laban para sa nabanggit na kompetisyon, nakamit ng Municipality of Nauhan ang 6th place, Teatro Kamoo ng Calapan City ang 5th place, Minscot sa 4th place, pumangatlo ang Municipality of San Chodoro na nakatanggap ng 65,000 piso. Second placer ang Municipality of Bansud na pinagkalooban ng 75,000 pisong cash prize at tropeyo.
At kampyon sa taong ito sa taunang prestigyosong patimpalak ang delegado ng Jose J. Lledo Jr. Memorial National High School na binigyan ng tumataginting na 100,000 piso at tropeyo. Samantala, matagumpay na ipinagdiwang ng lalawigan ang 62 taong anibersaryo nito ng pagkakatatag, kung saan sa pagtatapos ng ilang araw na selebrasyon sa mismong araw ng founding anniversary ng probinsya, 15 ng buwang kasalukuyan. Matapos ang isang misa, isang grand parade ang idinaos mula sa Santo Niño Cathedral hanggang sa Provincial Capitol Complex. Sasali ng tugtog ng banta mula sa iba't ibang paaralan, pinangunahan ang naturang parada ng mga opisyales ng lalawigan sa pamumuno ni na Governor Alfonso Mari Jr. at Vice Governor Yumar Guito de Lora at iba pa, kung saan sinundan nito ng isang programa at dito sama-samang nagpalipad ng mga dilaw na lobo ang mga opisyales ng lalawigan. Gayun din ang pagkakaloob ng iba't ibang mga parangal sa mga patimpalak na inilunsad ng provincial government. Sabay-sabay namang nananghalian ang lahat sa idinaos na piging ng sambayanan, kung saan mga pagkain Pinoy ang nakahain sa bawat mesa na pinagsalusaluhan hindi lamang ng mga matataas na opisyal, kundi maging ng mga simpleng mamamayan. Kinagabihan naman ng formal na buksan ang Paskuhan sa Kapitolyo kasabay ng konsyerto para sa Mindoreño na nagpasigla sa mga nagtungo dito. Lalo pang namangha ang lahat sa grandiosong fireworks display na siyang highlight ng 62nd Foundation Day celebration ng probinsya. Nalabis ang kasiyahan dahil sa matagumpay na pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan ng Silangang Mindoro. Samantala, special thanks to Index Hair and Body Salon for Men and Women. At yan po ang kabuuan mga balitang nakalap ng Newstime staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyo comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Iris Sevilla Variada na nagiiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.